Jangan jangka. Wih. Kumusta kayo mga tol? Meron tayo ngayon ditong tatlong pares. So try natin sila na i-pair. So yun, sana maging okay, successful ang resulta nitong ating pairing na gagawin. So dito, yung ating mature male tsaka mature female na Gramostola iheringi. Ito yung ating isang pair ng Chromatopelma or GBB. At yung pangatlo ay pair din ng Chromatopelma. So itong nasa malaking enclosure, yung aking mature female na napakahilig mangain ng mga mature males. So yan, ibibreed natin sila ngayon. Umpisahan na natin mga tol. Ito, unahin na natin yung ating Gramostola iheringi. Lagay natin yung mature male natin. O sana maging mabilis yung kanilang pag-preparing. So yan. O yun na, game na agad. Mabuti't maganda agad ang reaksyon ng ating male. Yan. Parang mas maganda kung wala itong hide. O subukan nating alisin yung hide ng female para mas maganda. Yan. Yun, at maganda rin naman ang response ni female. Yan, sana mabilis lang. Dahil itong GBB, siguradong magtatagal tayo dyan. Go boy! Parang nagdadalawang isip na naman itong ating ano ha? Itong ating male? Oh! Wala pa nangyayari boy! Ano nangyari? Parang ano, wala siya sa mood o kaya naman ay dahil wala pa siyang experience, medyo may doubt siya makipag-mate. Ito naman ang mature male natin na isang GBBI. Ayan, meron siyang fresh na gawa na sperm web. So subukan na rin natin siyang isama sa ating female. So sana ay hindi siya makain dahil itong female ko na to ay grabe. Ilang male na yung kinain niya. O yun, punta ka dun sa loob. Lakad na po eh. Ligyawan mo na siya. So good luck sa'yo. Sana'y magparami kayong dalawa. So ayan. Ito namang ating Gramostola iheringi. Umakyat yung male. So hindi ko siya ipoforce na makipagmate. Hayaan ko siyang dumiskarte. And then, yan. At itong ating pangatlo, isama na rin natin. Ayun. Bumalik ulit yung ating male. O ilalagay ko na sana yung isang GBB. Alam, nakita ko, umiikot-ikot siya. Diyan sa enclosure. And then, bumalik pababa. So, baka ito na. Sige buhay, pasukin mo na. Yan o. Umaangat, maigi yung female natin. Talaga gustong gusto nyo makipag-mate. So ayan, umakyat na naman siya. Umaakyat, umaatras. Pilit naman siyang inaabot ng female. So ayan, back out na naman siya. Ayan, ikot-ikot lang. So ayan, pinakyat ulit natin siya. Dahil siya ay urong-sulong. Ayan sila. So, ilagay muna natin yung ating GBB habang naghihintay sa kanila. So, eto na.
Ay ka, wakyat ka. Hey boy. Good luck sa inyong dalawa. So, sana ay successful ang breeding natin ito. Ayun na naman yung ating si male na iheringi. Ayan. Hindi ko alam kung bakit ganyan siya. Ito naman yung ating Chromatopelma. Pair number 1. Ito yung ating pair number 2. So wala pa nangyayari. Ito na mga tol, hindi ko inaasahan. So muntik na na madiskrasya yung ating mature male dito sa ating isang GBB. So yung buti na awat ko. Hindi ko na nga lang siya na kuha na ng clip. So ayun yung ating male. Munti ka na boy. So yun, nakagat siya sa isang paa. Ayan, natakot na siya oh. So yun mga tol, sinasabi ko, medyo agresibo talaga to. Yan, yung isang female na ito. So ayan siya oh. Grabe. Buti na lang nakita ko at naawat ko siya. So ito yung ating male. Ayan, muntik na talaga siya. Maybe next time. So pag ganyan mga tol, wag nating puwersahin. Ayan. Wala, ganyan talaga mga tol yung ating hobby. Kaya dapat tobli ingat. Yun. Nag-hair kick pa siya. So, saraduhan na natin siya. Talagang medyo masungit ang isang yan pagdating sa mga males. So, ito naman. So, yun. Wala pa rin nangyayari. Pakilamdaman silang dalawa. So, ayan na naman mga tol. Umaatake na naman si male. Pero, sana naman ay ituloy niya na. Dahil nakadalawa. Or nakatatlong atras na siya kanina. Hindi niya tinutuloy. Medyo parang masailan din pala. Pagdating sa mating, itong ating gramustola, earring eh. Huwag ka nga atras. Nako, mukha nga yan. Umaakyat na naman siya, mga tol. Ayun. So, yun mga tol. Parang ito ay isang indikasyon na ayaw niyang makipag-mate. Hindi ko alam kung bakit. Pero nagre-response naman siya kung paano natin nakikita ang male at female kapag magme-mate pero hindi niya tinutuloy mga tol. So siguro, ibalik na lang din natin siya at itry natin sa mga susunod na araw. So eto mga tol, hinuli ko siya. Gumapang siya sa aking kamay mga tol. So ayan yung ating catch cup. Yan, siguro subukan na lang natin ulit sa mga ibang araw na doon natin sila i-mate, parang hindi pa ready yung ating male. So, yun yung female natin. Talagang, kanina pa siya waiting. Kaya lang si male ay ayaw. So, yan na. Yung enclosure niya. Yan. Tapos na natin. Breeding number 2. Failed. So, ganun talaga mga tol. Hindi natin sila mapipilit na makipag-mate agad-agad. Kailangan bibigyan din natin sila ng time kung talagang ready na sila. Yan. So ngayon mga tol, eto naman yung ating tututukan, yung ating isang pares ng Chromatopelma. Wala pang nangyayari sa kanilang dalawa. Yan, kanina pa yan, ganyan, walang gumagalaw. Pakiramdaman lang. So ayun, ngayon ko lang nakita na nagre-response si male, na nasa-sense niya na na may female sa kanyang harapan. Yun mga tol, after ng 1.5 hours, so ayan pa rin sila. Wala pa rin nangyayari. So pakiramdaman ng pakiramdaman. Ayan, masakit na yung aking bewang. Kakahintay. Ito naman yung ating isang adult female. So ayun,
Naghahappy dance siya. So yan, hintay lang tayo mga tol. Kung ano mangyayari dito sa ating pangatlong pair. So naisip ko na isabay na rin itong ating pair ng Chilobrachis Electric Blue. Since failed naman yung ating GBB number 1 at yung ating Gramostola Iheringi. So ito, bonus na mating mga tol. So yan, palabasin natin yung ating mail. Napakaganda mga tol. At napakalaki. Ayan siya. So, subukan natin palibanin. Uy, bumalik papasok. Bumalik siya sa loob mga tol. O yan. So, sana mailipat natin siya agad sa kabila. So, ayan na siya mga tol. Ang ganda. Grabe. Uy! Ba yan? Pumasok na naman. Yan, yan ka. Uy! Uy! So, ayun mga tol. Muntik niya na tayong matakasan. Ito ang ating mature male. So ayan, hinabol ko pa kung saan. Mabuti na lang at hindi nakasuot kung saan. So ayun, simulan na natin to. So sana ay okay. Huwag ka nang tatakbo. Pinagod mo ako, bud. Masyado ka. So yun, ayaw niya lumabas. Yun, yung mga sapot-sapot pa siya sa katawan. So ayan. So yun, umiikot siya, hindi siya agad pumasok doon sa enclosure ng ating female. Ayan. Ngayon na. Uy, ka na akyat dyan. So, mas maganda, meron tayong ganito na pwede nating magamit dahil pag wala nito at sobrang mabibilis katulad nito yung ating mga males. So, delikado. So, yun, sumuot siya. Pumasok siya sa loob. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Pumasok siya doon sa bahay mismo ng ating female. Pinagod ako nun na. Akala ko mawawala na. So, patay tayo doon. Nandun siya sa loob. Sana lumabas sila para makita naman natin kung ano yung nangyayari doon. Oh. Yun. So, dito siya pumasok sa isang tunnel. Yun, doon siya pumasok. Pero nakikita ko yung paano ating female dito. Sana lang ay okay. So yan mga tol, after 2.5 hours, yung ating male ay paikot-ikot pa rin. Grabe, grabe yung araw na to ha. Sobrang tagal ng mga meeting natin. May 3 oras na akong naghihintay, wala pa rin nangyayari. Ikot lang siya ng ikot hanggang sa yun, pumasok na yung ating female dun sa butas niya. So hindi ko alam kung may mangyayari pa dito sa ating inaabangan. So yan, lumalabas na ulit yung ating female. Habang si male ay paikot-ikot pa rin. Kanina pa yan. Yun o. So eto, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Uy! Grabe. Nakita nyo yun mga tol, hinabol. Hinabol ng ating female, yung male. So tingin ko ay ayaw pa nila. Kailangan ko munang pakainin ulit yung ating female para sa susunod na attempt natin ay medyo swabe na. So yun, awatin ko muna.
mahaba-haba na oras yung ating pinaghintay. Pangatlo, na failed pairing ng araw na to. So medyo malas-malas tayo ha. O yan, ibalik muna natin yung ating female. O yan, female natin. Uy, doon ka na sa loob. Mukhang kulang ka pa sa kain at plano mong kainin yung ating male. So yan. So ito mga tol, yung ating male. Ibabalik ko na rin sa kanyang enclosure. So yan mga tol, pangatlong failed na pairing ang ating GBB na dalawa tsaka yung ating Gramostola iheringi. So yun mga tol, medyo talagang malas na malas tayo ngayong araw na to dahil yung ating mature male na Kilobrachis Electric Blue ay hindi na lumabas. Eto na lang yung nakuha ko mga tol. So ayan, nakuha ko dun sa may gilid ng enclosure. So kanina pa ako naghihintay, so wala nangyayari. Dahil yun palang pagpasok niya dun sa loob, ayun na. Sayang. Pero wala tayong magagawa dahil yan, nature yan. Yan yung nature nila. Medyo malungkot na balita yan. Huwag tayong mawawala ng pag-asa, ganyan talaga ang breeding mga tol. So ayun mga tol, better luck next time para sa atin. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod ulit na mga videos natin. Ingat kayong lahat.